Ilan na ba ang nakapagsabi sa atin na minsan lang ang buhay, na minsan lamang tayo magiging isang anak, kaibigan, kabarkada, kasintahan, katrabaho, kapamilya. At ilan pa ang magsasabi sa atin na mas bihira pa na makita natin ang liwanag na iyon sa iisang buhay lamang. Liwanag na naging humigit pa sa buhay, na humigit pa sa minsan, sa sarili, sa walang katapusan. Bihira nga. Sadyang maswerte nga ang show business sa pagkakaroon ng isang aktor na rico yan. Pero sino nga ba ang masaswerte pa sa amin na kanyang kapamilya na nakilala at nakasama siya simula pa lamang sa kanyang kapanganakan? Rico was born at the Medical City on March 14, 1975. He was a heavy child weighing 8 pounds at birth. My little brother, ang bunso naming lalaki, he immediately gave joy to our family. Tuwan-tuwa kami nga nung napanganak siya. At ang natatandaan ko nung nagkasakit siya ng 11 months old siya, ng meningitis, talagang lahat kami ay abalang-abala at nervous na nervous dahil nga medyo serious yung sakit niya. Ano yun eh, sa ulo eh. So habang lumalakas siya, iniingatan ng parents ko yung ulo na hindi maumpog, mga ganyan. Pero yung problema, masyadong malikot si Rico eh. Masyado siyang malikot na nahuhulog siya ng palikod. So pag tumatama kagad sa ulo, kailangan namin i-rush siya sa hospital. So, it was always a concern, special care. Favorite yan. Kasi nga nung bata, motik nang ano, namatay si Rico. So special care ng parents ko. Isa siya sa mga paborito ko po. Sabay kami kumakain, sisimba. Ako at saka yung asawa ko, of course, in a certain way, had a hand in upbringing him. Growing up, I think the person with the strongest influence in my life is my grandfather. When we were growing up, he was just like, Rico, that's bad, don't do that. Yeah, and he's always like that. He's always very straightforward. He'd tell you if you're wrong, and there are no gray areas. Malikot at maharot, kung minsan nakakainis, pero natural na ang pagiging malambing at karinyoso ni Rico, lalo na kung may hihilingin itong pabor. One time during the Christmas season, we had a Christmas lunch here with the whole family, and after lunch we had exchange gifts. And after all was over, Rico came to me with carrying his gifts. But he was complaining. I said, Rico, what's wrong? Lolo said, oh, you have your gifts? Yeah, he said, but they have more than I have, you know. Oh. So I got my wallet. And I gave him a 5-peso bill. Okay, here, you keep it. So he was holding the 5-peso bill, but he was standing in front of me, not moving, holding it only. So I said, oh, Rico, that's for you. Yes, Lolo, he was scratching his head, but he said, I cannot buy anything with this, you know. So I had to get my wallet again, and I gave him 20 pesos. So after that, he ran away already. Rico as a child, super kulit, sobrang pilyo, tapos noon ano siya, yung mga Girls Against Boys wars namin, siya parati yung leader. Kung kaya depressed ka, sabihin niya, wow, ang ganda naman ang buhok mo ngayon. Or basta, sobra siyang lambing dahil kaya niya nasabihin sa'yo yung mga things na alam niya na kailangan mong marinig at that time. Me and Rico were only 2 months apart, so kahit na yung gap, super small lang. Feeling niya na kuya ko siya. Ever since before, he'd always try to take care of me, kahit papano. He was very, very malambing. Aakbay lang siya, tapos tatanungin niya, kamusta ka na? How are you? How are things? Ganon. Every time talaga I'd see him, yayakapin ako niyan, pero diretso yung kamay sa bilbel. So, mangungurot na yan dyan, tapos tatawa na yan. Rico has the practice of hugging. Almost everyone that he meets during social affairs, whether they be teenagers or they be children or they be old people,
Siyempre, may mga programa dito sa pamilya, may mga nagbe-birthday, kinakasal. Siyempre siya, hindi maka-attend. Pero he will find time to come and see and greet you. Like, pag nagbe-birthday ang tita Mawi niya, kasi nag-iisang tita na kapatid ng tatay niya. Kahit ating gabi, dadaan yan at kakatok sa kwarto namin at tahali kanya ang tita niya. Of course, it's different when you were younger. You know, I was bullied. Kami magkasunod eh, so, you know. But he made up for it, you know, when we got older, we got more mature. He was very, very loving, caring, making sure that I had everything, you know. He'd ask me, what do you need? He just wants to give me everything. Teenage life is the most difficult phase in anyone's life. Nakahiwala yung parents niya for a while. Sa state sila nandoon. Ang father niya sa isang lugar, tila sa Houston, Texas, at ang mother niya sa California, sa LA. So, medyo nahirapan siya ng konti, although not so much. Kuminsan, nasa sa father siya niya, kuminsan sa mother. And I believe that those years also left their mark on him, and the more he tried his best to be successful in his undertakings, and that accounts for the fact that he achieved some measure of success. When he became a teenager, nagsimula na lumabas ang kagandahan lalaki nito. At siyempre, nagsimula na rin itong tumingin sa mga babae. Pero when it came to his love life, he was very, very secretive. When he was courting this girl, then he'd like call me to make me kwento about the girl. And I kind of gave him girl advice about his love life. He was my first boyfriend and I was his first girlfriend. Rico is very sweet. Malambing siya. For example, when he's sick, gusto niya inaalagaan siya. Gusto niya pinagluluto siya. He would always make sure na okay ako. We were playing Super NES dito sa house. And then it started raining so hard. Tapos bigla niya naisip, nag-light up yung buong mukha niya. Sabi niya, oh, let's take a shower in the rain. So yun, tumakbo kami dyan sa likod sa rain. Tapos naghabulan lang kami around the house. Yun yung mga, ano niya, favorite niyang gawin. We would always try to have fun with each other. Pag wala siyang class, tapos may break siya, tapos may class ako. Nakita ko yung ulo niya dun sa window ng door namin sa classroom. Yung tumatalon na ganyan. Tapos nagsasign siya ng cut class, let's go, gumaganon siya. So, nandun ako sa loob ng classroom ko, natatawa ako, pero naiiyak ako kasi yung mga classmates ko tinitingnan siya. One time, he visited me here sa house, I think after a shooting, and then he said nga na parang, I have something for you. Sabi ko, really? What? Kala ko naman mga chocolates. Tapos sabi niya, here, what? Tapos may box siyang binigay. Tapos pag open ko bracelet, sabi ko, why did you get me a bracelet? Save your money. Sabi niya, yeah, no, because I have money naman eh. Sabi ko, kahit na, what is this for? Sabi niya, nothing, because I wanted to give you a bracelet. Tapos may, yung para siyang ID bracelet. Tapos nakalagay yung name ko naka-engrave sa ibabaw. Nakalagay Trisha, and then at the back, naka-engrave, much love, Rico. Namin nung college, well, on weekends, we go out, Saturday nights, kita-kita, kwentuhan with friends. Maraming times na pupunta rin siya sa class na hindi siya ready, ganyan, hindi siya handa sa mga, kunyari, tests or sa mga dapat isubmit. Pero parang parating nagagawa niya ng paraan or nakakalusot siya. When he got his final grade or his final course card, he went up to the fourth floor of the LaSalle building, screamed, you know, and he was so happy to have graduated. I was eating in LaSalle, one of the fast foods in LaSalle. A dance guy came over, asked me if I wanted to become a commercial model. I go, yeah, right. Yeah, because I was pumipila po, and then she just comes over and asks so me. Parang kala ko, she's in a good time ako nito. Rico Yan was a 20-year-old marketing management senior at De La Salle University in 1995 when he got his first shot to popularity.
Rico had a chance to be one of the promising commercial models of Cosmopolitan Modeling Agency. Isa sa maraming auditioner si Rico, vying to be the main man for the Eskinol Master Facial Astringent. It so happened that in the screening committee was ABS-CBN's President of Talent Center and star maker Johnny Manahan. Mr. M asked the chinky-eyed Rico if he wanted to be in the movies. Hindi naman nag-hesitate si Rico sa offer to enter show business. He was then managed by B-Boy Arboleda, an amateur but very promising figure in talent management then. At that particular time also, Rico was already chosen for the commercial he auditioned for. Kaya naman habang tinatapos ni Rico ang kanyang marketing thesis and remaining trimesters in college, he was also capturing public attention while smiling at girls and exclaiming on TV how good he looks and feels. Using the Eskinol Master Facial Astringent and the host of magazine covers, naging subject pa siya ng isang photo exhibit ng Tony's Art Studio. Pinalad si Rico na makasama sa isang grupo ng mga bagong artista who were launched by the ABS-CBN's Talent Center, ang Star Circle. Olive Lamasin and myself were the two directors who kind of auditioned, not exactly auditioned, but at the time that Batch 1 was having their workshop, we were there. Talagang sobrang guwapo ni Rico. And he was very good, syempre, you know, very intelligent. And talagang he really, really stood out because of his good looks. And during the actual workshop, during the being workshop, talagang nag-stand out siya because he broke down and he gave us a very, very beautiful performance. Bilang pioneer, isa si Rico sa walong members ng Star Circle Batch 1. Composed of 3 boys and 5 girls, Star Circle Batch 1 was launched in 1996 sa weekend afternoon TV show entitled Gimmick. This show's plotline was for youngsters and tackled the young life. Bukod sa Gimmick Show, napasama din si Rico sa top-rated noontime show, Sang Linggo Na Po Sila, from 1996 to 1998 through his own segment, Rico Election. Memorable at nakakatawa ang mga production numbers dito ni Rico. Madalas wala sa tono kung kumanta, pareho pang kaliwa ang paapag sumayaw. Nagka-reputation tuloy si Rico as the young version of Jim Paredes pag sumayaw. Is the world a stranger where I don't belong? I'm not that strong. Kung pumalpak sa pagkanta at pagsayaw si Corix sa taping naman ng TV shows niya, particular bubo ni Rico ang paulit-ulit mabulol. At times, nakaka-3-take siya kapag mahabang Tagalog ang dialogue niya. Dahil nito, nang kasanayan niyang magsalita ng dire-diretsong Ingles nung baghon pa lang ang lasalista sa showbiz. O, teka! O, sige, ganito na lang. May nagda-doorbell. Sagutin mo yung door. Buksan mo yung pinto. Pinto. Pero after several acting workshops Rico diligently attended conducted by Talent Center, things paid off. The actor in Rico Yan came out. Umiyak ka. Hindi nakakaya pa rin sa lalaki ang umiyak. Sige. Labas mo. Si Rico Yan ang first member ng Star Circle Batch 1 na naging featured artist ng Star Drama Presents noong March 1997 at April 1998. Rico also became a mainstay of top-rating soap operas like